We gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase. Magandang araw po, Doc Willie. May mahalaga akong payo para sa inyo. Ngayon pwede na lumabas. Ano ba yung mga babala natin para sa publiko? 5 bagay po, 5 points. Number 1, bakit tayo ng GCQ? Bakit na pwede lumabas? Safe na ba? Wala na bang COVID? Ang dahilan talaga kaya pwede na magtrabaho lumabas ay kasi kailangan na magtrabaho. Kailangan na kumita ng pera. Hindi dahil ligtas na. Yung COVID ganun pa rin. Pareho pa rin. Actually, mas seryoso ngayon na GCQ na kasi mas tataas ang chance na magkahawahan tayo. So, no choice na eh. Kaya tayo nag-GCQ. Yun ang dahilan. Hindi, huwag natin isipin na, maluwag na, pwede na lumabas, wala na yung COVID. Hindi po. Number 2, safe na ba ngayon? Actually, mas hindi safe ngayong GCQ. Bakit hindi safe? Kung dati naka-lockdown, meron ka mga kasalamuhan na tao, maliit ang chance na may COVID siya. Pero ngayon, balik na sa trabaho, usap-usap na, di ba? So, mas malaki na ang chance yung makikita mo, yung anak, apo, kasama sa bahay, mas mataas na ang chance na may COVID sila. Okay? Dapat malinaw po sa inyo yon. Number 3, anong gagawin natin? Kung dati hindi kayo mahilig magmask, hindi kayo mahilig maglayo sa tao, ngayon, mas kailangan. Hindi po ako nagbibiro, mas kailangan ngayon. Kung dati si Lolo, si Lola, pwede lapit-lapitan ng mga apo, ngayon mas hindi po pwede. Kasi lumalabas na yung mga bata eh. Nagtatrabaho na yung kabataan. So, hindi na sila pwede magmano. Layo na talaga kayo. Kahit kakain sa isang lamesa, medyo iwas na lang po. Okay? Kasi baka mabilis ang hawa. 80% ng hawa nasa bahay. Number 4, ano ba ina-expect natin? Ina-expect natin mas tataas yung kaso ng COVID ngayon. Ina-expect natin talaga yan. Pero, kahit tumataas naman yun, mas mababawasan naman yung mamamatay sa hindi COVID case. Ano yung mga hindi COVID case? Yung mga heart attack, stroke, dialysis, operation na kailangan gawin, at least mas may check-up na sila. So, binabalance natin. Number 5, ano pong goal natin? Serious tayo. Ang goal natin, akin lang ah, in 1 month, 2 months, makasurvive tayo. Okay na yun sa akin. 1 month, 2 months na hindi mapupuno yung ospital, hindi madadami yung mga matay in 2 months, ganyan-ganyan lang na nakakaya pa, malaking bagay na yun. Kasi kahit papano, kahit kumakalat yung COVID, na-expect natin, at least hindi napupuno yung ospital. Kasi pag napuno, doon dadami ang mamatay. Pakita natin to, Doc Lisa. Ano ba yung patakaran para pwede na lumabas at safe na? Actually, ito yung tatlong requirements. Wala tayo nitong lahat. Yung kaso hindi dumadami, maraming kaso sa atin. Number 2, malakas ang health system ng bansa, mahina ang healthcare system natin. Kailangan natin siguro 5-10 years para maayos to, matagalang ayos to ng ospital. Number 3, maganda ang testing nyo, natitrace, mahina din tayo dito. So, 1, 2, 3, hindi natin kaya to. So, pero, kaya kasi nasabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Nasa atin na po yun. Ito po, magandang table sa New England Journal of Medicine. Kung sino pwede magtrabaho at sino mag-iingat sa trabaho. Kaya, simple lang to. Number 1, kung bata kayo, less than 30 years old, ito po. Dito, kung medium age kayo, 30 to 50 years old kayo, o bata na may sakit, ito may edad, may sakit. So, 1, 2, 3. Ito naman, nasa trabaho. Okay? Ang trabaho dito, low risk na trabaho. So, low risk, ibig sabihin, sa bahay ka lang, wala kang masyadong kakausap ng tao. Ito, medium risk na trabaho, maraming contact sa tao. Ito, mas maraming contact sa tao. So, pag kayo po ay bata, kahit anong trabaho, pwede. Low risk, medium risk, high risk trabaho, pwede. Karamihan ng kabataan, kaya yung COVID. 80% kasi mild cases, lalo na sa bata. Kung medyo 30 to 50 years old, medyo may sakit konti, pwede ka lang dito sa low, medium risk na work, pero sa high contact, palagay natin, sa banko, supermarket, marami kang kinakausap, sa drugstore, or sa ospital, di ba? So, dito, medyo warning na yan. Warning tayo dito. Pag kayo po may edad, dito lang kayo sa wala ganong tao.
Okay? Hindi na kayo pwede sa medium risk, high risk. Ibig sabihin, may edad ka na nga. Pupunta ka pa sa isang lugar na frontline dito. Eh, halos wala talaga. Wala kang laban doon. May edad na, kukonta ka sa maraming. Red talaga yan. Talagang malakas ang risk na mamamatay. Pero kung bata ka, mag-iingat po tayo. Okay? So, sana po nakatulong tong video ko po para sa inyo. Pasensya na, medyo serious kasi kailangan talaga mag-ingat tayo sa COVID.